Inampon ko ang batang pulubing. Tunay ko palang anak? Nag-ampon ng batang pulubi ang bilyonaryo. Pero ito pala ang tunay niyang anak sa kanilang kasambahay dati na nawalay lamang sa kanya nang magpunta nga siya ng Europa. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Simulan na natin. Limus po! Palimus po! Maawa na po kayo! Boses agad ng isang bata na nasa halos 7 taong gulang ang sumalubong kay Fidel sa pagdating niya sa parking area ng gusaling pinagmamay-arian ng kanyang magulang sa San Martin. Ilang minuto ding pinagmasan niya mula sa loob ng kanyang sasakyan ang bata habang palipat-lipat ito sa pagkatok sa mga bintana ng bawat sasakyan na pumapasok sa parking area. Dama ni Fidel ang awa subalit galit ang kanyang naramdaman sa paniniwalang mga irresponsable ang mga magulang ng bata. Walang batang namamalimos kung lahat lang ng magulang ay alam kung ano ang kanilang responsibilidad at obligasyon sa kanilang mga anak. Kawawang bata, kung mabuti lang sana ang mga magulang nila, siguradong hindi ito mamamalimos. Pailing na usal ni Fidel sa sarili. Akmang bubuksan na sana ni Fidel ang pinto ng kotse, ay siya namang pagkatok ng bata sa bintana nito. Hindi kaagad ito nakita ng binata na nasa tabi na pala ng kanyang sasakyan ang bata dahil sa kaliitan nito. Kaya binuksan na lamang ni Fidel ang bintana at planong itataboy sana upang hindi mamihasa sa pamamalimos. Ngunit hindi niya nagawa. Hindi alam ni Fidel kung bakit. Kaya inabot na nga lamang ang hindi na binilang na 20 papel mula sa kanyang bag at ang pagkain hindi niya nagalaw habang nasa biyahe at saglit ay kinausap nito ang bata. Boy, hindi ka ba nag-aaral? Tanong ni Fidel sa bata habang titig na titig ito. Hindi pa po. Maikling tugon naman ang bata habang nakatingin din ito sa kanya. Ha? Hindi ka pa nag-aaral? Bakit ilang taon ka pa lang ba? Kunot noong tanong ni Fidel. Umiling lamang ang bata habang sumenyas ito ng 7 sa pamamagitan ng kanyang maliliit na daliri. Hindi mawari ni Fidel ang naramdaman dahil tila may sinasabi ang mga mata ng bata habang nakatingin ito sa kanya. Kahit hindi masyadong nagsasalita ang bata, ay parang naiintindihan na nga ni Fidel ang nadaramang hirap at takot nito sa sandaling lalapit at hihingi ng limos sa mga tao. Hindi sanay sa panlilimos ang bata. Gayunpaman ay napangaralan niya ito. Boy, sabihin mo sa mga magulang mo na mag-aral ka na sa pasukan na at huwag masyadong magtagal sa ganitong lugar. Maraming sasakyan at delikado. Pakiusap ni Fidel sa bata. Ngiti lamang ang isinagot ng bata at tumalikod na ito kay Fidel, sabay na takbo patungo sa 2 bagong sasakyan na kararating lang sa parking area. Napailing na lamang si Fidel habang pababa na ito sa kanyang kotse dahil ramdam niya ang awa para sa bata. Hindi magiliw sa mga bata si Fidel at ngayon lang ito kumausap ng batang pulubi. Sir! Narinig niyang sigaw ng bata at nilingon ito ni Fidel. Nakita niya itong nakangiti at nag-thumbs up pa sa kanya. Nag-thumbs up naman pabalik si Fidel sa bata at ngumiti rin. Parang may humaplos tuloy sa puso niya. Masaya siguro ang mo kung na yun dahil marami ang nakulimbat na pera sa akin. Usal ng utak ni Fidel habang umiiling na nakangiti. Habang naglalakad sa hallway ng gusali, hindi mawala sa isip ni Fidel ang wangis ng bata, pati na ang pag-thumbs up nito sa kanya. Tipong mabait. At palangiti ang mukha nito, subalit balot ng lungkot ang mga bilugang mata. Saglit lamang ay huminto si Fidel sa harap ng nakaposteng gwardya sa gusali at nagtanong kung kilala ba nito ang batang namamalimos sa parking area. Good morning, Manong! Kilala mo ba yung batang namamalimos sa parking area? Sabay turo ni Fidel sa bata. Ah, hindi po sir eh. Bago lang po yan dito. Mga 3 araw ko pa lang yung nakita dito. May ginawa po ba sa inyo sir? Balis ang tanong ng gwardya. Wala naman. Nakakaawa lang dahil sa murang edad,
Natututo ng maghanap ng pera sa pamamagitan ng pamamalimos. Malungkot na wika naman ni Fidel. Oo nga sir, pero ano sir eh, paalisin ko ba yung bata na yan sa parking area? Tanong ulit ng gwardya. Huwag na, hayaan mo na lang siyang maghanap buhay dyan sa parking area. Marangal naman yung ginagawa niya. Daling pagpigil ni Fidel sa gwardya. Sige po sir. Basta bantayan mo lang ang kilos niya at kung saan pumupunta. Delikado sa mga sasakyan. Mahina nga ang utas ni Fidel dito habang nakatingin sa direksyon ng bata. Opo sir, okay po. Mabilis na pagtalima naman ng gwardya. Pagkatapos ng gwardya, ay dumiretso agad si Fidel sa control room ng gusali kung saan naroon ang mga connection ng kuryente, elevator, tubig at CCTV. Sandaling kinausap ang mga assigned personnel sa departamento at iniutos naman ng binata na panatilihing bukas 24/7 ang lahat ng CCTV sa gusali, lalong-lalo na sa parking area. Habang tinitignan ang bawat lugar na may CCTV sa building, pinabalik-balikan na rin ni Fidel ang pagsilip sa footage ng parking area. Malinaw na nakikita pa rin nito ang ginagawa ng batang musmus na palipat-lipat sa pagkatok sa bintana ng mga sasakyang pumapasok sa parking area. Lalo lamang siyang mahahabag sa bata kung patuloy niya itong panonoorin sa CCTV kaya lumabas na nga lamang si Fidel sa control room at dumiretso na nga ito sa kanyang opisina. Maagang dumating si Fidel sa kanyang opisina sa project site sa San Martin at wala pa ang kanyang mga kasama kaya nakapanahon pa itong mag-relax at magkape matapos ang mahabang biyahe. May halos isang oras pa ang hihintayin ni Fidel bago magsimula ang nakatakdang emergency meeting. Nasanay na si Fidel sa work routine niya sa buong taon kung saat binibisita nito ang mga problemadong project site at magtatagal ito ng halos isang buwan sa bawat site na pupuntahan. Nagkataon na ang project site sa San Martin ang may malaking problema. Ito ay dahil sa delayed na pagdating ng supply ng mga materyales sa construction sa itatayong mall sa lugar. Tali-daling pinuntahan ni Fidel ang San Martin Construction Office dahil naniniwala ito na kung magpapatuloy ang nasabing problema, makikita na niya na hindi matapos ang project sa itinakdang completion date nito. Ito ay dahil sa mabagal na rin ang kilos ng mga trabahador sa construction. Isa-isa na nga niyang binasa ang dokumento na kakailanganin sa meeting na siya namang pagdating ng mga kasosyo nito sa negosyo. Saglit lang ang kumustahan at nagsimula na agad ang meeting hanggang tanghali. Dama na ni Fidel ang gutom pagkatapos ng meeting. Kung sa battery pa ng cellphone ay 1 bar na lang, ito ay malapit na ngang malobat. Napagdesisyonan na nga nitong lisanin muna ang opisina. Pagod na ibinagsak ni Fidel ang katawan sa driver's seat ng kanyang kotse. Gusto na itong tumuloy sa hotel na titirahan niya sa loob ng isang buwan. Kailangan niyang mag-half day sa opisina upang magpahinga at bukas ng umaga na niya sisimulang bubunuin ang araw para masolusyonan ang problema sa project. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, nagpalingalinga si Fidel sa paligid. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito makita kaya umalis na lamang siya. Bago dumiretso sa tutuluyang hotel, dumaan muna si Fidel sa isang convenience store. Umiikot habang naghahanap ng kung ano ang pwedeng mabibili at makain sa mga oras na yun. Nakita nito ang mga chocolates at biscuits na naka-display. At nakita nga niya ang batang namamalimos. Kaya hindi nga ito nagdalawang isip na kumuha ng marami para maibigay ito sa kanya sa parking area. Maliban dito, bumili na nga rin siya ng maraming maiinom at ibang pang pwede niyang kainin habang nasa loob ng hotel. Hindi alam ni Fidel kung bakit parang pinaghahandaan na nga niya ang bawat araw na magkikita sila ng batang pulubi kaninang umaga sa parking area. Nagpapalit na rin ito ng tigbebenteng papel para na rin sa bata. Masaya si Fidel habang ginagawa ang bagay nito na first time itong nangyari sa kanya at hindi niya alam kung bakit ramdam niya ang connection sa bata. Ang tanging alam lamang niya ay gusto ito ng puso niya at masaya siya sa ginagawang to. Sa bawat umagang pagtungo ni Fidel sa opisina ay lagi nang nakaabang ang batang pulubi sa parking area. Ito'y dahil lagi siyang may pasalubong na pagkain
maliban pa sa pera mula sa binata. Umaga pa lang ay one time big time na ang grasya na iniaabot ni Fidel sa kanya. Dinadamihan na ni Fidel ang pagbigay ng grasya sa bata araw-araw upang umuwi na nga agad dito sa kanilang bahay at hindi na maghintay pa sa pagdating ng ibang sasakyan. Para katukin at palimusan. Dahil nakasanayan na nga rin ito ng bata, umaga pa lang inakaupo na nga ito sa parking space para sa sasakyan ni Fidel. At kalkulado na nito ang oras ng pagdating ng binata. Papasok pa lang sa parking area, ay matatanaw na agad siya ni Fidel na animoy isang bata na naghihintay sa pagdating ng ama. Sa maikling panahon na pagkikita nila, bawat umaga sa parking area ay nakasanayan na nga nilang mag-usap sandali bago didiretso si Fidel sa kanyang opisina at ang bata naman ay papauwi na nga sa kanilang bahay. Ito naman ang simula sa bawat umaga na nagpapasaya kay Fidel sa likod ng milyong-milyong problemang kinakaharap nito sa project site sa San Martin. Naging pampagood vibes na nga niya ang bata dahil naging magaan ang kanyang pananatili sa project site ng San Martin at mas mabilis itong nasolusyonan ng mga problema. Nasa ika-20 na araw na ni Fidel sa San Martin, umaga at hapon ang tungo niya sa parking lot nang may napansin nga siyang pagbabago. Hindi na nga niya nakita ang batang namamalimos at walang sumalubong sa kanya na kaninang umaga sa parking area. Nakakapanibago. Wika niya sa kanyang sarili at dali-daling tinawag ang gwardya. Manong, napansin mo ba ang batang palaging namamalimos dito sa parking area? Tanong nga ni Fidel rito. Hindi sir eh. Kanina pa, simula umaga wala pa dyan. Saglit na tumingin muna sa paligid si Fidel. Nagbabaka sakaling makita ang bata. Ngunit bigo siya. Hanggang sa naisipan na nga nitong umalis. Napagbilinan na lamang niya ang gwardya na ipaalam kaagad sa kanya kung makita ang bata sa parking area. Hindi pa napaandar ni Fidel ang kanyang sasakyan. Nang namataan nito ang bata na nakaupo sa tabi ng malaking drum na basurahan na umiiyak. Dali-dali namang bumaba ng sasakyan si Fidel at nilapitan kaagad ang bata. Boy, saan ka galing? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ni Fidel sa bata. Masakit po kasi yung tiyan ko Sagot ng bata habang namimilipit at naluluha ito sa sakit na muling nagpalambot ng todo sa puso ni Fidel. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse at dinala sa klinik ng project site para sa first aid at dali-dali naman itong in-examine ng doctor on duty at pagkatapos ay pinainom na ng gamot upang maibsan ang iniindang sakit. Sir, nakararanas lang po ng matinding gutom ang bata kaya nanakit ang kanyang tiyan. Kalmadong wika ng doktor. Salamat naman kung ganun, Dok. Sagot nito sa doktor habang paulit-ulit na hinahaplos ang ulo ng bata. Simula sa oras na yun ay hindi na mapanatag ang loob ni Fidel dahil nag-aalala na nga siya ng todo dito. Dinala na nga niya ito sa kainan at pinakain sa lahat ng gusto nitong kainin. Binilhan din ng mga damit, magandang sapatos at tsinelas at dinala ito sa kanyang tinutuloyang hotel upang paliguan at bihisan. Ibang-iba na ito sa kanina'y gusgusing bata dahil ngayon ay parang anak mayaman na nga ito. Napatitig si Fidel sa bata dahil kahit nakangiti ito, dahil sa kasiyahan ay kitang-kita sa mga mata nito ang kalungkutan at pag-alala. Bigla namang nalungkot ang mukha ni Fidel dahil tila may bumalik sa kanyang alaala. May mga luha na naiipon sa gilid ng kanyang mata at pilit na pinipigilan upang hindi ito bumagsak. Nasaan na kaya siya? Siguro kung itinuloy lang namin ang pagbubuntis niya noon, ay ganito na rin siguro kalaki ang anak namin. Usal ng isip ni Fidel na nagbigay daan sa kanyang mga luha na bumagsak sa kanyang mga pisngi na hindi niya namalayan. Nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib at bigla na lamang niyang niyakap ang bata. Bakit ka po umiiyak? Inosenteng tanong nito kay Fidel. Naawa lang ako sa'yo. Pagsisinungaling ni Fidel dahil alam ng puso niya kung ano ang iniyakan niya at muli niyang niyakap ang bata at niyakap din siya nito pabalik at nagpasalamat. Gusto mo, sa amin ka nalang tumira? Pahamponin kita. Sambit ni Fidel sa kanya. Maraming salamat po, pero ayoko po eh. Hahanapin po kasi ako ng nanay ko.
Nakayukong sagot ng bata. O sige, maganda ka na dahil ihahatid na kita sa nanay mo. At baka hanapin ka na rin sa inyo. Wika nga, ni Fidel. Talaga po? Ihahatid niyo po ako? Oo naman, ihahatid kita para hindi ka na mahirapan sa mga dala mo at bibili na rin tayo ng mga pagkain para sa inyo ng nanay mo, ha? Malambing na sagot ni Fidel sa kanya. Habang nasa sasakyan, nakikita ni Fidel ang kasiyahan sa mga mata ng bata dahil siguro ay may dala na nga itong maraming pagkain at pera. Ang kanina'y umiiyak at namimilipit sa sakit ng tiyan ay pakanta-kanta na habang nakatingin sa iba pang mga sasakyan sa daan na tila wala ng problema. Hindi rin mawari ni Fidel ang kasiyahan habang nakikitang masaya ito. Ngunit dama rin ito ang lungkot sa tuwing masisilayan niya ang malulungkot na mga mata ng bata. Boy, kanina pa tayo nagsasama. Hindi ko pa rin alam ang totoo mong pangalan. Nakangiting wika ni Fidel. Alfonso po ang pangalan ko, sir. Pangalan po daw yun ng lolo ko, sabi ni nanay. Masiglang sagot ng bata sa kanya. Biglang kumabog ang dibdib ni Fidel sa sagot ng bata, ngunit hindi niya ito binigyan ng kung anong ibig sabihin dahil baka nagkataon lang na pareho ang pangalan ng bata sa pangalan ng kanyang amang si Don Alfonso. Sabi ni nanay, Alfonso rin daw ang gustong ipangalan ng tatay ko sa akin. Kaya yun, Alfonso na ang ipinangalan ni nanay sa akin. Masayang wika ng bata na muling nagpakabog sa dibdib ni Fidel dahil minsan din niyang naisip na kung makapag-asawa man siya at magkaroon ng anak ay nalalaki, ay Alfonso din ang ipapangalan niya. Dahil dito may ilang bagay na muling nabuhay sa isip ni Fidel. Ngunit pilit na binabawi ito ng kanyang utak dahil imposible at hindi kailanman mangyayari ang kanyang iniisip. Ang galing namang pumili ng pangalan ng magulang mo dahil kaparehong kapareho pa sa pangalan ng papa ko, sambit ni Fidel sa bata habang dama nito ang konting kirot. Habang ang batang si Alfonso ay pasulyap-sulyap lang ang bilugang mata kay Fidel dahil mas na-enjoy nito ang mga sasakyang naguunahan sa daan. Sir, paglaki ko po, magdadrive din ako ng kotse kagaya mo, wika ni Alfonso habang inagaya nito ang ginagawa ni Fidel sa manibela ng sasakyan at napangiti naman nito ang binata. Oo naman, ako pang magtuturo sa'yo, pagsang-ayan ni Fidel kay Alfonso. At nakita nito ang kasiyahang gumuhit sa mukha ng bata. Halos magkalahating oras din nilang binaybay ang daan dahil sa mabigat na traffic ng mga sasakyan hanggang sa marating nga nila ang makipot na lugar dahil puno ito ng mga barong-barong na bahay. Hindi na nagpatid si Alfonso kay Fidel dahil nasa looban pa ang kanilang tirahan. Tinanaw na lamang ito ni Fidel mula sa sasakyan hanggang mawala na ito sa kanyang paningin at mapabuntong hininga na lamang siyang nilisan ang lugar. Katapos ang araw na ng buwan at maagang hinintay ni Fidel si Alfonso sa parking area dahil mamayang hapon ay babalik na nga siya sa Maynila. Daladala nito ang mga pagkaing pinamili kahapon na plano niya sanang ibigay sa bata. Subalit walang batang Alfonso ang dumating sa parking area. Muli na namang nag-alala si Fidel na baka napano na ito sa daan. Pabalik-balik na siya sa parking area, ngunit wala pa rin si Alfonso. Wala na siyang magawa sa kahihintay at nagbili na lamang sa gwardiya na ipaalam sa kanya kung nakita si Alfonso. Sabay abot ng kanyang calling card. Hindi na niya magawang hanapin pa ang bata dahil kailangan na nga niyang makabalik sa Maynila. Nasa labas na ng parking area si Fidel at simula na ng kanyang mahabang biyahe nang makita niya si Alfonso. Naglalakad na nakayapak subalit suot pa nito ang damit na pinasuot sa kanya noong nakaraang araw. Ibig sabihin, hindi man lang ito nakaligo. Naglalakad ito na tila ba wala sa sarili. Dali-daling pumarada sa tabing daan si Fidel. Alfonso! Ubod ng lakas ang boses nito nang marinig ang bata na nasa kabilang daan at napalingon naman ito sa kanya. Dahil magkaiba ang kanilang direksyon, hinintay muna ni Fidel na wala ng mga sasakyan bago tumawid at nilapitan si Alfonso. Dali-dali niya itong hinawakan at pinasakay sa kanyang kotse. At doon nga sila nag-usap kung anong nangyari.
Inabot ni Fidel sa bata ang inihandang pagkain na nakabalot pa sa paper bag at hihahatid na sana niya ito sa kanila nang sabihin ni Alfonso na nasa isang ospital sa San Martin siya. Gustuhin man niyang samahan si Alfonso hanggang sa loob ng ospital ngunit hindi magawa ni Fidel. Na bumaba ng sasakyan, ito'y dahil kulang na sa oras pabalik ng Maynila. Sa halip ay dali-dali na lamang niyang hinugot ang pera mula sa pitaka at binalot niya ito sa papel bago inilagay sa loob ng paper bag kasama ng pagkain. Karga-karga naman ito. Ni Alfonso nang bumaba nga siya sa sasakyan ni Fidel bago nagpasalamat. Kaagad nga niyang binili na ng bata at nangakong maghintay ito sa pagbabalik niya. Nakarating na sa Maynila si Fidel, ngunit puno ng pag-aalala ang kanyang isip patungkol sa batang si Alfonso. Magaan talaga ang loob nito para sa bata? Sana, pahintulutan na nga lamang siya na ampunin nito. Darating tayo dyan, pasiguro ni Fidel sa kanyang sarili. Kinausap na nga niya ang anyang abogado upang malaman ang proseso ng adoption. Madali lang para kay Fidel ang pag-ampon ng isang bata dahil na rin sa kapasidad at estado niya sa buhay. Kayang-kaya niya itong mabigyan ng magandang buhay at mapamanahan ng kanyang yaman pagdating ng tamang panahon. Pursigido si Fidel sa kanyang plano para kay Alfonso. Subalit sa isang sulok ng kanyang puso ay may kirot dahil sa ginawang maling desisyon. Kung hindi niya ginawa yon, hindi sana siya aabot sa punto ng pag-aampon ngayon. Nagpatalo kasi siya sa kanyang takot. Naniniwala si Fidel na siguro nga si Alfonso na ang daan upang maibsan ng konting kirot ng kanyang puso sa maling desisyon niya sa buhay dati. Habang nasa kwarto si Fidel, nag-iisa at walang kausap ay isa-isa nitong binasa ang mga lumang mensahe sa kanyang cellphone. Iisang cellphone number at iisang tao lamang ang laman ng cellphone na yon na itinuturing ni Fidel bilang special cellphone. Ito'y dahil isang espesyal na tao lamang nakakaalam at maaaring makatawag o makatext sa number na to. Patuloy na naghihintay si Fidel na sana isang araw ay magparamdam muli ito sa kanya. Kaya't nakasanayan na ng binatang pag-check sa inbox nito kahit na nga matagal nang wala ngang nagte-text o nagko-call doon. Araw-araw, gabi-gabi, bago matulog, umaasa siya. Kamusta na kaya siya ngayon? Nasaan na siya? Siguro ay nakapag-asawa na siya. Mga katanungan na naglalaro sa isipan ni Fidel. Patungkol sa dating iniibig na si Amanda, habang nakahiga at maghahating gabi na hindi pa rin makatulog. Mahal na mahal niya si Amanda subalit nagawa niyang ilihim ang kanilang relasyon dahil sigurado siyang hindi ito matatanggap ng kanyang pamilya. Masasaktan lang ito kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Palaging wala sa bahay si Doña Shelo, kaya't malayang nakakausap ni Fidel si Amanda dati. Lumalim ng lumalim ang kanilang lihim na relasyon hanggang ito'y nagbunga. Hindi alam ni Fidel ang gagawin dahil sigurado na nga siya kung ano ang mangyayari sa panahong malaman ito ng kanyang mga magulang. Masinsinang nag-uusap si Fidel at Amanda. Sa isang silid, nang biglang umiyak si Amanda dahil para nang sasabog ang kanyang mundo. Ito ay nang narinig mula mismo sa bibig ni Fidel ang planong gagawin sa bata na nasa kanyang sinupupunan. Mahal kita, pero ayaw kong masaktan ka. Mariing paliwanag ni Fidel sa umiiyak na dalaga. Naluluha ding nagpapaliwanag si Fidel kung bakit umabot sa isip niya na huwag ituloy ang pagbubuntis. Parehong hindi pa pala sila handang harapin ang galit ni Doña Shelo dahil siguradong pareho silang magtitiis sa hirap at magtitiis din ang bata dahil siguradong mawawalan ng mana si Fidel. Kung yan ang gusto mo, sige. Sabi na nga lamang ni Amanda habang nasasaktan. Sa mahabang usapan at paliwanagan, napagkasunduan nga nilang dalawa ang gagawin para maging maayos ang lahat. Ilang minuto din silang nagyakapan na halos hindi nabibitawan ng isa't isa. Wala nang salita na lumalabas sa kanilang mga bibig, kundi tanging kanilang mga puso na lamang
ang nag-uusap. Kinaumagahan malungkot na nagpaalam si Amanda na mayordoma na magbabakasyon muna ito ng 15 araw at napayagan naman siya. Siguraduhin mong babalik ka sa takdang araw, Amanda. Pagsiguro ng mayordoma sa dalaga. Opo, manang, babalik ho ako. Matamlay na sagot ni Amanda. Parang kailangan mo nga talaga ng pahinga dahil namumutla ka na. Puna sa kanya ng mayordoma. Tinig na tinig ni Fidel ang lahat ng pinag-usapan ni Amanda at ng mayordoma habang nagpapaalam ang dalaga. Nag-aalala ng husto si Fidel at gusto niyang pigilan ang ipinaalam na bakasyon ni Amanda dahil alam niya ang mangyayari sa loob ng mga araw na yun. Palihim na napaluha si Fidel dahil wala siyang magawa at daling sinundan sa maid's quarters si Amanda at niyakap niya ito ng buong higpit. Sorry, I'm so sorry. Bulong ni Fidel kay Amanda na mas piniling hindi na lamang kumibo upang hindi na tataas pa ang usapan. Lumabas na nga si Fidel sa kanyang kwarto at doon nagsimulang dumalo yung luha sa pisngi ng dalaga habang inaayos ang ilang gamit na dadalhin na isinilid lamang sa maliit na bag. Isa-isa namang binalik sa aparador ang ibang damit na hindi na niya kailangang dalhin pa nang makapa nito sa kama ang isang puting sobre na may malaking halaga ng pera. Alam niyang galing kay Fidel iyon dahil sa nakasulat sa maliit na papel. Gamitin mo ang perang yan, mahal ko. Hihintayin kita sa pagbalik mo. Patawarin mo ko. Iyon ang nakasaad sa sulat na binasa ni Amanda galing kay Fidel. Sa simula ng araw ng bakasyon ni Amanda, ay hindi lumabas ang kwarto si Fidel. Nag-alala naman ang ina nitong si Doña Shelo kung ano ang dinaramdam ng anak. Pumanhik ang matanda sa second floor ng mansyon, gamit ang elevator at tinungo nga ang kwarto ni Fidel. Maraming beses itong kumatok sa pinto bago ito binuksan ng binata. Oh, anong nangyari? Bakit? Nagpipirmi ka sa silid. Nag-aalalang tanong ni Doña Shelo. Wala po, ma. Medyo masama lang pakiramdam ko pero okay lang naman po ako. Sagot naman ni Fidel sa ina. O siya, mamayang hapunan, bumaba ka na at may pag-uusapan tayo ng amo mo. Utos sa kanya ni Doña Shelo. Opo, ma. Payak na sagot nito na siya namang pagtalikod ni Doña Shelo sa kanya. Makalipas ang 15 araw, bumalik na nga si Amanda sa mansyon at masaya itong sinalubong ng mayordoma. Masaya din ang kanyang mga kasama sa bahay dahil sa pagbabalik niya. Umikot ang mga mata ni Amanda sa paligid na tila ba may hinahanap. Gusto niyang magtanong sa mga kasama kung nasaan si Fidel. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang biglang lumapit sa kanya ang isa pang katulong sa mansyon at may mahinang sinabi sa kanya. Swerte ang pagbalik mo, Amanda, dahil wala tayong mga amo. Nandoon lahat sa bakasyon hanggang isang buwan. Wika nito sa dalaga habang nakangisi. Masaya ang lahat sa mga oras na yon at nagpalakpakan maliban lang kay Amanda. Ngumiti lamang ito habang palingalinga. Pagkatapos ng maikling usapan ay tinungo na nga niyang maid's quarter na siya namang pagsunod sa kanya ng mayordoma. Hindi na sinayang pa ni Amanda ang pagkakataon at nagpaalam ito na hindi muna siya mamasukan at bumalik lang ito sa mansyon upang kunin ang mga naiwang gamit niya. Ha? Bakit naman Amanda? Tanong ng mayordoma na bakas ang pagkabigla. Kasi po, nagkasakit ang tatay ko, manang, at kailangan kong bumalik agad sa probinsya dahil walang nag-aalaga sa kanya. Tugon ni Amanda na nagsasabi na lamang ng kasinungalingan upang payagan siya ng mayordoma at makaalis na nga sa mansyon kahit walang papalit na katulong sa mas madaling panahon. Sige, at wala naman akong magagawa dahil para sa akin, mas importante ang pamilya mo. Nakangiti pero nalulungkot na sagot ng mayordoma. Salamat, manang. Salamat ho. Pabalik-balik na pasalamat ni Amanda sa mayordoma dahil naintindihan nito ang kanyang pitsinasabing paliwanag. Kung magiging maayos na ang lahat, Amanda, maaari ka namang bumalik dito sa mansyon. Gusto kita dahil mabait at masipag ka. Wika ng mayordoma na may halong pag-alala. Salamat po sa pagtitiwala. Ipahahanda ko na
ang huling sahod mo. At ako nang bahalang magsabi kay Doña Shelo. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang, Amanda. Wika nito sa dalaga. Tipid nung umiti na lamang si Amanda dahil nakokonsensya siya sa mga sinabi nitong kasinungalingan. Itinakda na nga ng mayordoma ang pag-alis ni Amanda sa mansyon bukas makalawa. Eksakto, isang buwan naman at nakabalik na sina Doña Shelo, Don Alfonso at Fidel galing sa bakasyon sa Europa. Diretso ang dalawang matanda sa kanilang kwarto upang makapagpahinga. Kayun din si Fidel, pero may hinahanap ang kanyang mga mata dahil hindi niya nakita si Amanda pagkabigay sa mga pasalubong para sa mga kasambahay. Pakunwaring naglalambing ito sa mayordoma na ipahatid kay Amanda ang pagkain niya sa kwarto. Ay sir, wala na po si Amanda dito sa mansyon. Umalis na po. Balita nga ng mayordoma. Bakit daw manang? Hindi ba 15 days vacation lang hiningi niya sa'yo? Nabigla nga ito. Oo nga sir, bumalik nga siya dito matapos ang kanyang bakasyon pero nagpaalam din kaagad. Bakit daw? Anong dahilan manang? Nagkasakit daw ho ang kanyang ama sa probinsya. Kailangan daw ho niyang alagaan ito eh. Wala na ba siyang ibang sinabi sa'yo manang? Wala naman po sir, maliban lang doon sa nagkasakit ang kanyang ama. Sagot ng mayordoma na nagtataka ngayon dahil halatang sobrang pag-aalala ng binata sa katulong nila. Napahilamos na lamang ng palad sa mukha si Fidel at walang imit na tumalikod at tinungo ang kanyang silid. Hindi pa man nailapag ang dalang bag sa balikat ay may kinuha na nga itong cellphone sa kanyang drawer. Ito ang telepono na ginagamit niya sa pagtawag at pang-text kay Amanda. Sinimula na nga niyang idayal ang numero na pagmamay-ari ng dalaga ngunit nasa out of coverage area ito. Binuksan din niya ang inbox ng telepono at nagbabaka sakaling may mensaheng iniwan si Amanda, ngunit wala rin siyang nakita. Maraming beses na rin niyang tinawagan ang numero, ngunit wala pa rin siyang napala. Amanda, please, buksan mo naman ang telepono. Sagutin mo ang tawag kung maawa ka. Pigil bagang napabalik-balik na usal ni Fidel habang pabalik-balik ang lakad sa loob ng kwarto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang umiyak. Ang ilabas ang lahat ng emosyon, ngunit napaluhod na lamang ito sa gilid ng kanyang kama habang kuyom ang mga palad dahil hindi niya alam kung saan magsimulang hanapin si Amanda. Ibinalik niya ang telepono sa drawer na may panghihinayang. Alam ng puso niya kung ano ang pinaghihinayangan niya, ngunit siya narili na lamang niya yun. Yun nga ang nangyari dati. Magpipitong taon na nang umalis ng mansyon si Amanda, ngunit laman ng isip pa rin siya ni Fidel sa araw-araw at laging dalangin nito na sana magkita silang muli. Si Amanda pa rin ang sigaw ng puso ni Fidel, dahilan upang hindi nito napupusuan ang kahit sinong babae. Mga babaeng nasa alta syudad, mga babaeng napili ng kanyang ina, wala pa rin itong planong mag-asawa kahit sa edad niyang 30 at sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang mga magulang na mag-asawa dahil sabik na nga silang magkaapo. Ano ba, Fidel? Kailan ka pa mag-aasawa? Tanong pa nga ng kanyang ina. Hindi ko pa po nakita ang mamahalin ko, ma. Sagot ni Fidel. Pero ang totoo, meron lang kasing isang babaeng nag-iisa sa puso niya. Bakit? Wala pa ba yun sa mga babaeng nireto ng mama mo sa'yo? Tanong naman ni Don Alfonso. Gusto ko nang magkaapo, Fidel. Kaya mag-asawa ka na, utos ni Doña Shelo. Oo nga naman anak. Dahil sa usapang yon, nakita niyang nakangiti ang kanyang ama ay naisingit kaagad ni Fidel na parang pabiro ang pagkasabi na mag-aampon na lamang siya ng isang batang lalaki. Habang kumakain, ikinuwento ni Fidel sa mga magulang ang batang nakilala nito sa San Martin. Ngunit kaagad na nagpakita ng pagtutol si Doña Shelo sa aspeto ng adoption. Batid na ni Fidel na hindi niya madaling makumbinsi ang ina sa mga ganoong usapan kaya idinaan na nga lamang niya sa mga biro ang mga pagkukwento tungkol sa bata. Alam mo pa, magkapangalan kayo ng batang yon dahil Alfonso din ang pangalan niya. So kapag naampun ko siya, magiging the third na siya dahil Fidel Alfonso din ang totoong pangalan ko, hindi ba? Pasimpleng sinabi niya ito sa ama habang malawak ang ngiti. Muling umiti ng bahagya si Don Alfonso sa sinabi ng anak habang
Nakakunot naman ang noo ni Doña Shelo at biglang iniba nito ang usapan at nabaling ito sa negosyo ng pamilya. Pagkatapos ng hapunang yun, kaagad na bumalik si Fidel sa kanyang kwarto na nasa second floor ng mansyon at tinungo nito ang drawer kung saan nakalagay ang mga lumang larawan niya. Kinuha niya ang mga to at inilapag sa kanyang kama habang inisa-isang tinignan ang mga larawang yun. Napangiti ito sa kanyang mga nakita. "Ang cute ko pala nung bata pa ako," pulong niya. "Siguradong cute at guwapo rin sana ang anak namin ni Amanda," biglang pahabol nga niya. Isang lumang litrato niya ang tila na malikmatahan niya dahil kamukhang kamukha ito ng batang si Alfonso na aampunin nga niya. Nagpabilis ito sa dibok ng kanyang puso. Dali-daling kinuha ni Fidel ang cellphone kung saan nakuna niya ang picture ni Alfonso habang namamalimos. Kuha ito mula sa loob ng kanyang sasakyan. Sinisipat ni Fidel ang lumang litrato sa kaliwang kamay at ang picture sa gallery ng cellphone na nasa kanang kamay nito. Halos magkahawig ang mukha ng dalawang batang to. Pulong ni Fidel sa sarili na nagpapalakas pa sa kanyang plano na ituloy ang adoption ng bata. Kaya dali-dali niyang inayos ang mga kakailanganin sa pagbalik niya sa San Martin kinaumagahan. Habang binabaybay nga ang kahabaan ng National Highway palabas ng Metro Manila, biglang tumawag si Don Shelo, tinatanong kung nasan siya. Dito na nagsimulang magsinungaling si Fidel. Pinaniwala ni Fidel ang ina na dadalo nga siya sa isang 3-day business meeting. Pero ang totoo, tutungo lamang siya sa San Martin. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa batang si Alfonso na nangakong babalikan niya ito. Dahan-dahang binubuo ni Fidel ang plano sa isip nito. Kailangan niyang makausap ang mga magulang ni Alfonso para sa adoption nito. Kailangan lamang niya na maipaliwanag ng maayos ang mga magulang ng bata na malaking tulong to para sa kinabukasan ni Alfonso. Hindi naman niya ito ipagkakait sa tunay na magulang ngunit sa kanya titira si Alfonso habang lumalaki ito. Lahat ng plano at paliwanag ay plansyado na sa utak ni Fidel upang makumbinsa nito ang mga magulang ni Alfonso na ipaampon sa kanya ang bata. Handa na siyang harapin ng mga magulang ni Alfonso sa araw ding yun. Narating na ni Fidel ang San Martin at dumiretso ito sa ospital kung saan niya huling hinatid si Alfonso. Dali-dali ngang tinungo ni Fidel ang hallway ng ospital. Patungo sa female ward. Doon natagpuan niya si Alfonso habang nakupo sa silyang nagmamasid. Natutulog kasama ang ina. Muling nahabag ang puso ni Fidel dahil sa nakitang siksikang pasyente sa mainit na kwarto na nagtitiis sa dalawang ceiling fan lamang. Paano gagaling ang mga may sakit dito kung ganito kasikip at kainit ang kwarto? Bulong nga niya sa kanyang sarili. Gusto niyang sorpresahin si Alfonso habang bitbit ang mga dalang pasalubong. Hanggang sa makita nga niya ang isang pamilyar na babaeng binabantayan ng bata. Walang iba kundi si Amanda. Nanlaki lamang ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Gusto niyang magsalita subalit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang maiyak subalit pigil niya ang kanyang mga luha. Mahigpit na lamang siyang napahawak sa maliit na balikat ni Alfonso na siya namang biglang nilingon ng bata. "Sir Fidel! Nandito ka na? Baka nananaginip lang po ako!" Wika ng kawawang bata habang nagsimulang tumulo ang luha na animoy nakakita ng pag-asa nang makita sa kanyang harapan si Fidel. Hindi na sumagot si Fidel bagkus ay niyakap niya ng mahigpit ang kaawa-awang bata habang ang kaliwang palad nito ay nakahawak sa isang kamay ni Amanda na nanatiling tulog dahil kalalabas pa lang nito sa operating room. Huling bilin ng doktor na mamayang hating gabi o kaya bukas pa ng umaga ang posibleng pagising ng pasyente. Hindi inasahan ni Fidel na sa ganitong sitwasyon niya muling nakita si Amanda, ang babaeng pinakamamahal niya. Ramdam ni Fidel ang galit niya sa kanyang sarili at ang sundot ng konsensya kung may mangyaring masamaman kay Amanda. Nagsisisi din ito kung bakit hindi siya bumaba ng sasakyan noong huling inihatid niya si Alfonso.
kung sinunod ko lang sana ang naramdaman ko noong inihatid ko si Alfonso. Hindi ka sana nagtiis sa ganitong lugar, mahal ko. Pagsisising usal ni Fidel sa sarili nito habang hawak ang isang kamay ni Amanda. Kaya walang sinayang na oras si Fidel at inasikaso ang paglipat kay Amanda sa isang pribatong kwarto. Sir Fidel, mahal po daw ang kwartong ito. Wala po kong pambayad eh. Wika ng cute na batang si Alfonso. Bakit ako? Ang sinabi mo, Alfonso, ikaw lang ba ang mag-isang nag-aalaga rito sa nanay mo? Nagtataka na may paniniguro ang tanong ni Fidel. Ako lang pong nag-aalaga kay nanay kasi nasa malayo raw po si tatay eh. Malungkot na sagot ni Alfonso. Nasaan pala ang tatay mo, Alfonso? Maaari ba natin siyang puntahan para ipaalam ang nangyari sa nanay mo? Tanong ulit ni Fidel na may halong pagtataka. Sabi ni nanay, hindi daw namin kayang puntahan ang lugar ni tatay dahil nasa sobrang malayo daw po to. Hintayin na lang daw namin kung kailan kami pwedeng makasama ni tatay. Paliwanag nga ng bata habang namumuo ang luha sa mga mata nito. Hayaan mo na, huwag ganong malungkot dahil akong bahala sa inyo ng nanay mo. Pasisiguro nga ni Fidel kay Alfonso at dito na nagsimula ang sunod-sunod pa ng mga katanungan ni Fidel kay Alfonso na nasagot naman ng maayos ng matalinong bata. Nagsimula na rin na pagtagpi-tagpi ng binata ang mga pangyayari at panahon, ramdam na ni Fidel na anak niya si Alfonso. Ngunit kailangang malaman niya mula kay Amanda ang buong katotohanan, ang lumang larawan niya na nasa kanyang pitaka. At sa wangis ni Alfonso na kaharap niya ngayon ay halos magkapareho dahil walang pinagkaiba ang hugis ng ilong, mata, noo at mukha, pati na ang kulay ng balat. Bakas na sa mukha ni Fidel ang kasabikang marinig ang katotohanan kaya't lagi nitong pinipisil-pisil ang kamay ng babae upang gumising na. Ngunit tulog pa rin nito dahil sa epekto ng gamot. Nakatulog na nga rin si Alfonso. Palipat-lipat na ang tingin ni Fidel sa natutulog na mag-ina. Hindi niya akalaing matatagpuan sa ganitong sitwasyon ang babaeng mahal niya. Ngayon ay buo na ang kanyang loob. Nababawi siya rito. Hindi na niya ito iiwan kahit na ano pa ang mangyari. Kaya, kaya na nga niyang harapin ang posibleng galit ng ina na si Doña Shelo. Pagkatapos ngang titigan ni Fidel, si Amanda, hinalikan nga niya ito sa kanyang noo. Hinaplos ang kanyang pisngi, sabay sabing, miss na kita. Nakayukbong na nakatulog si Fidel sa gilid ng hinihigaan ni Amanda ng magising ang dalaga. Nagtataka siya kung sino ang taong ito na nasa tabi niya dahil matiwasay na nakatihaya sa pagtulog ang anak na si Alfonso sa isang maliit na sofa. Pinagmastanin niya ang paligid at napansin itong ibang-iba to sa kanyang pinagmulang kwarto bago siya dalhin sa operating room. Bahagyang natakot si Amanda sa paniniwalang baka wala na nga siya dahil halos puting malinis na kurtina ang nasa bintana at puting pintura sa dingding. Gayun din ang puting unan at kumot niya. Muling ipinikit ni Amanda ang kanyang mata habang kinukurot-kurot ang sariling braso sa paniniwalang nananaginip lamang siya. Ngunit sa muling pagbukas ng mga mata nito, ganun pa rin ang kanyang nakikita. Walang pagbabago. Sila lamang tatlo ang nasa loob ng malinis at maliwalas sa kwarto. Wala na ito sa masikip, mainit at maingay na ward room ng ospital. Pakiwara ay iginalaw niya ang kanyang katawan upang magising ang taong nakayukbo sa kanyang higaan. Ramdam na yon ni Fidel, nagising na si Amanda subalit bigla siyang tinablan ng hiya at takot sa mga sandaling yon. Saglit itong nag-isip kung papaano harapin si Amanda. Kaya't nagtulog-tulugan pa ito para mag-ipon ng lakas at nag-usal pa ito ng dasal. Diyos ko po, sana mapatawad niya ako. Huminga ng malalim si Fidel at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Hindi naman makapaniwala si Amanda sa kanyang nakita. Fidel? Teka, nananaginip ba ako? Tanging sambit ni Amanda habang nakatabon ang dalawang kamay sa bibig at nagsimulang pumatak ang mga luha sa pisngi nito. Hindi, Amanda.
Totoo, nandito na ako. Daling sagot ni Fidel na di mawari ang gagawin dahil nagsimula na nga rin gumaralgal ang kanyang boses. Paano mo nalaman na nandito kami sa ospital? Mahinang tanong ni Amanda habang nagpapahid ng mga hindi na mapigilang luha. Hindi na sinagot ni Fidel ang tanong ni Amanda dahil niyakap niya na lamang ito at dahan-dahan ding napayakap si Amanda habang puno ng luha ang kanilang mga mata. Shh, tama na. Huwag ka nang umiyak dahil mahina ka pa. Pakiusap sa kanya ni Fidel habang hinahaplos ang ulo at likod nito na siya namang pagising ni Alfonso. Nay! Tawag ni Alfonso sa kanyang ina at dali-daling nilapitan si Amanda sa akalang na paano ito. Nay, anong nangyari sa'yo? May masakit po ba sa inyo? Sir, anong nangyari kay nanay? Bakit yakap mo ang nanay ko? Kinakabahan at sunod-sunod na tanong ni Alfonso habang palipat-lipat ang tingin nito kay Fidel at Amanda. Alfonso anak, may sasabihin ako. Mahinang tawag ni Amanda sa kanyang anak. Sa paglapit ni Alfonso sa kanyang ina, ay hinarap kaagad ito ni Fidel habang nakaluhod at niyakap si Alfonso. Siya ang tatay mo anak. Umiiyak at mahinang wika ni Amanda, sapat lang upang maging malinaw sa pandinig ni Fidel. Kaya hindi ni ito nagtanong pa at tumayo ito at muling niyakap si Amanda. Patawarin mo ako mahal ko. Babawi ako. Pangako, hindi ko na kayo iiwan. At hindi ko na kayo hahayaan pang umalis. Bulong ni Fidel kay Amanda. Wala kang kasalanan, Fidel. Ako ang nagdesisyon nito at inilihim ko sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pagkasabi niyo ni Amanda ay muling nahulog ang mga pinipigilang luha ni Fidel dahil ramdam nito ang pagmamahal ni Amanda sa kanya hanggang ngayon. Nagmamadali akong umalis sa mansyon noon dahil sa takot kong malaman ng mga kasama ko sa bahay ang pagdadalang tao ko. Hindi ko rin ginawa ang napagkasundaan nating plano. Hindi ko kaya, Fidel. Buhay na si Alfonso sa aking sinapupunan. Ramdam ko na ang paggalaw niya, kaya sabi ko sa sarili kong itutuloy ko ang pagbubuntis ko sa kanya. Mahal kita. Kaya kita iniwan dahil hindi ko gustong ako ang dahilan ng paghihirap mo. Okay lang na ako ang maghirap. Basta wag lang ikaw. Hindi ko rin ipinaalam sa'yo na itutuloy ko ang pagbubuntis. Basag ang kanyang boses na nagpaliwanag kay Fidel. Habang punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Shh, tama na. Huwag ka nang magpaliwanag. Ang totoo niyan, nang magbakasyon kami sa Europa, napag-isip-isip ko din na huwag nang ituloy ang unang plano. Dahil alam kong masama yon. Masama na hindi't ituloy ang pagbubuntis. Biyaya yan sa Diyos at dapat alagaan natin. Handa ko na sana kayong ipaglaban dati. Pero pagdating ko, wala ka na pala. Pero ang mahalaga, nandito na tayong tatlo. Pamilya na tayo. Salamat. Salamat dahil hindi mo give up si Alfonso. Kaya pala, ang gaan ng loob ko sa kanya. Mahinang bulong ni Fidel kay Amanda habang yakap niya ito. Pagkatapos ng mahaba-habang usapan, ay saglit lang may tinawag ang kaibigan si Fidel at tinanong ang update sa mga pinapagawa nito kahapon. Okay na ang lahat, boss. Pati na ang mga kagamitan. Maikling sagot nang nasa kabilang linya. Nagpasalamat si Fidel at tinapos na nga ang usapan sa telepono nang nakangiti na nga siya. Pagpasok ng isang doktor, ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Amanda na kailangan ng pag-iingat dahil papagaling pa ang operasyon nito sa matres. Walang ipinagbabawal, basta sundin lang ang mga resetang gamot sa loob ng isang buwan. Pirmado na ng doktor ang medical record na pwede nang lumabas ng ospital si Amanda bukas ng umaga. Pagkatapos itong sabihin ng doktor, bakas na ang liwanag at kasiyahan sa mukha ni Alfonso. Dahil sa wakas, ay ligtas na ang kanyang ina. Makakauwi na tayo sa bahay, Nay! Masayang wika nga ni Alfonso habang yakap ang ina. Oo, anak. Sagot naman ni Amanda, sabay halik sa noon ng bata. Umaga na nang inayos ni Fidel ang lahat ng bayarin sa ospital. Habang sa Alfonso ay nagliligpit na ng mga gamit na ani may isang malaking tao kung kumilos. Dahil alam na alam niya ang kanyang ginagawa sa likod
ng murang edad nito. Nay, handa na po ang lahat. Masayang sabi nito sa ina na siya namang pagdating ni Fidel. Tayo na at lalabas na tayo. Wika naman ni Fidel. Bakas naman ang sobrang kasayahan sa mukha ni Alfonso. At pabalik-balik itong nagpasalamat kay Fidel dahil nabawasan ang bigat. Napasa nito sa kanyang balikat sa kabila ng kanyang kamusmusan. Tay, salamat talaga ng marami po ah. Kung hindi ka po bumalik, siguradong mahihirapan si nanay. Wika ni Alfonso. At sa pagkasabing yon ng bata, ay may kung anong matulis na bagay na parang sumundot sa puso ni Fidel. At biglang, inisip nito ang hirap ni Amanda at Alfonso sa araw-araw sa loob ng 7 taon habang siya ay nasa marangyang pamumuhay. Aki-aki na ni Fidel si Amanda habang pinasasakay ito sa kanyang kotse at si Alfonso naman ay abala sa pakikipag-high five sa mga guard on duty sa ospital bago ito nakarating sa sasakyan. Ganyan kagiliw si Alfonso sa mga taong nakapaligid sa kanya, kaya mahal na mahal siya ng mga to. Habang binabaybay ang daan, napansin ni Amanda at Alfonso na papasok ang sinasakyang kotse ni Fidel sa isang malaking exclusive subdivision na siya namang developer nito. Ah, Fidel, hindi ito yung daan patungo sa amin. Balisang wika ni Amanda. Amanda, hindi na kayo titira ni Alfonso sa lugar na yon. Hindi kayo nababagay doon dahil pamilya ko kayo. Paliwanag nga ni Fidel. Tay, papaano na po yung mga kaibigan ko? Tsaka yung mga kalaro ko po doon? Nagalalang tanong ni Alfonso. Alfonso anak, pwede mo silang puntahan anumang oras at araw na gusto mo para bisitahin ang mga kaibigan mo. Nakangiting sagot ni Fidel sa nag-aalalang mukha ni Alfonso. Hindi na muling umimik pa si Amanda sa mga pag-uusap ng mag-ama dahil walang masisidlan ang kaligayahang naramdaman nito ngayon. Nabaling na rin ang atensyon ni Alfonso sa mga magagandang tanawin papasok sa subdivision. Namimilog ang mga mata nito sa mga magagandang bahay na napapaligiran din ng makukulay na bulaklak at biglang natahimik si Alfonso nang huminto na ang kanilang sasakyan sa harap ng malaking kulay puti na bahay. O, andito na tayo, wika ni Fidel habang inaalis ang lock ng seatbelt nito. Tay, talaga po, dito na kami titira ni nanay? Tanong ni Alfonso na may pagkamangha sa nakitang karangyaan sa paligid ng bahay. Oo naman anak, sagot ni Fidel habang akay-akay si Amanda na naglalakad patungo sa bago nilang titirahan. Hanggang sa pagpasok sa bahay ay wow, ang ganda, ang mga katagang pabalik-balik na sambit ni Alfonso. Si Amanda naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari, kaya tahimik lamang ito habang minamastan ang paligid na animo'y panaginip ang lahat para sa kanya. Tayong tatlo lang muna dito, dahil ang dalawang katulong, isang driver at isang hardinero ay bukas pa darating. Wika nga ni Fidel. Tanging-tango lamang ang naisagot ni Amanda at sadyang si Alfonso ang laging mausisa. Hinawakan pa nga ni Fidel ang kamay ni Amanda habang nililibot nila ang bahay na siya namang ikinagulat ng babae. Pero ang totoo, sa tinagal-tagal ng panahon na hinintay niya, muling tumubok ang natutulog niyang puso. Nang biglang, "Wow! May driver po tayo! Katulong tsaka hardinero?" Namamanghang tanong ng bata. Napangiti si Fidel. "Oo anak, kailangan natin sila dahil medyo may kalakihan tong bahay." Sagot naman ni Fidel. "Simula sa araw na to, kung ano ang akin, sa inyo na rin. Ito na ang ating tahanan at hindi na tayo magkakahiwalay kailanman." Mariing deklarasyon ni Fidel sa harap ng kanyang magina. Pagkatapos ng ilang araw, sa San Martin, nagpaalam si Fidel sa kanyang mag-ina na uuwi muna ito ng Maynila at babalik din ito kinabukasan dahil may aayusin lamang ito. Simula noon, ay gawain na ni Fidel ang pabalik-balik sa Maynila at San Martin na medyo mahirap ngunit kalaunan na sanay na din siya dahil pinanindigan talaga niya
ang pagbawi. Lingid sa kaalaman ni Fidel, nakabantay pala. Ang mata ni Doña Shelo sa kanya at halos bilang na nito sa kalendaryo ang mga araw kung kailan lang umuwi ng mansyon ng binata. Kaya naman pinuntahan niya ito sa opisina at kinausap ito ng masinsinan. Ma, mas kailangan ako sa site. Hindi natin matutugunan ang problema sa mga proyekto ng kumpanya kung nakaupo lang ako dito sa opisina. Oo nga't may mga tauhan tayo, pero iba pa rin kung physically present ako doon. Paliwanag nga ni Fidel. Hindi naman ito kinontra ni Doña Shelo. Dahil nakikita naman niyang lumalaki ang return of investment ng kanilang construction company sa iba't ibang construction site. Pero pinaalalahanan muli ni Doña Shelo si Fidel na huwag masyadong isubsob ang sarili sa trabaho at tupagin din ang pag-aasawa dahil apo nga ang laging hinihingi nito sa kanya. Hayaan mo ma, mabibigyan din kita ng apo. Maraming maraming apo. Pupunuin natin ng apo ang mansyon, pati dito sa opisina may apo mong maglalaro. Pabirong sinabi ni Fidel sa ina na bakas ang kasiyahan nito at napansin din iyon ng kanyang ina. Mukhang masaya ka. May napupustuhan ka na ba? Excited na tanong ni Doña Shelo. Meron ma. Sino siya anak? Gusto ko na siyang makilala at nang makilatis habang maaga pa. Napangiti lang ang lalaki. Sa tamang oras ma. Basta, sigurado na ako na mahal ko siya. Kaya nga ginagalingan ko ang mga gawain ko sa kumpanya. Okay anak, take your time. Maghihintay lang kami ng papa mo. Pero huwag mo namang patagalin. Masaya naman si Doña Shelo sa narinig mula sa anak ngunit lingid sa kaalaman nito ang mga itinatagong lihim ni Fidel sa San Martin. Lihim na hindi pa niya kayang ipaalam sa ina dahil hindi pa siya handa sa maaaring maging reaksyon nito. Kahit na ito'y inilihim niya sa kanyang magulang, ramdam ni Fidel ang labis sa kasiyahan sa buong buhay niya na nagsasama silang tatlo sa isang tahanan bilang pamilya. Unti-unti na nga rin nanunumbalik ang sweetness nilang dalawa ni Amanda na matagal na nga niyang pinakahihintay at hinahanap-hanap na hindi naman niya nahanap sa kahit na sinong babae. Puno ng inspirasyon ang bawat kilos ni Fidel at naging maayos naman ang lahat para sa kanilang tatlo. Naging maayos na ang pangangatawan ni Amanda at lubusan na itong gumaling mula sa sakit habang naging normal na ang buhay ng batang si Alfonso. Mag-aaral na rin kasi siya sa darating na pasukan sa isang pribadong paaralan. Lumipas na ang maraming buwan, sanay na ang sistema ni Fidel sa pag-uwi sa San Martin pagkatapos ng buong araw na trabaho sa Maynila. At hindi na ito sinisita ng kanyang ina dahil wala naman talaga itong nakikitang problema sa kumpanya. Batid ni Doña Shelo na puno ng inspirasyon ng kanyang anak at masaya naman siya rito. Ngunit lingid sa kaalaman ni Fidel, hindi na mahintay ni Doña Shelo kung kailan ipakikilala ng binata ang kanyang minamahal dahil ang Doña na mismo ang naghanap ng paraan upang makilala ito. Nag-hire ito ng isang private investigator upang pasundan ang bawat kilos ni Fidel at kung saan ito pumupunta pagkalabas ng opisina at kung sino ang babaeng laging kasama. Ma'am, aasa ka sa loob ng isang buwan ay may resulta na ang pinapagawa ninyo. Siguradong pahayag ng hired investigator ni Doña Shelo. Salamat naman kung ganun. Sagot naman ng Doña. Nagsimula ng nasasalamin ng inang Doña ang engrandeng kasal ng kanyang uniko iho at hindi na siya makapaghintay ng matagal. Kaya't siya na mismo ang naghanap ng paraan para makilala. Ang babaeng pinagkakaabalahan ngayon ni Fidel at upang madaliin ang pagpapakasal nito. Araw ng Linggo, sa bahay nila Fidel sa San Martin, masayang nagpahanda ng pagkain sina Amanda at Alfonso para sa kanilang swimming time. Ganito ang kanilang Sunday routine na nagpapa-excite sa kamusmasan ni Alfonso. Habang nasa swimming pool, masayang minamasdan ni Fidel ang kanyang mag-ina na nasa gitna ng pool na nagpalutang-lutang sakay ng hugis pato na salbabida. Baka sa mukha ni Fidel ang kasiyahan. Kasiyahang hindi niya madama simula noong malaman niyang umalis sa kanilang mansyon, si Amanda.
Ibang-iba na ito ngayon ikumpara noong unang kita niya sa ospital makalipas ang ilang taon, na dati ay payat, gusgusin at malungkot. Pero ngayon, malaki na ang pinagbago nila. Pakunway tumayo na nga si Fidel at inihahanda ang sarili para mag-swimming na rin nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin, sa halip ay lumangoy ito patungo sa gitna ng pool. Hinila paikot-ikot ang salbabita ng mag-ina. May mga pagkakataon pa nga na binubuhat nga ni Fidel si Amanda habang nasa balikat naman niya si Alfonso. Kayang-kaya naman niya dahil makisig naman siya. Sobrang saya nga nila bilang isang pamilya. Sumisigaw pa nga sa tuwa si Alfonso habang nakayakap ito sa kanyang ina at nakayakap naman sa likuran ni Amanda si Fidel. Daling pinaupo nang maayos si Alfonso habang silang dalawa ni Amanda ang nasa tubig. Dito nagsimulang nag-propose ng kasal si Fidel kay Amanda sa harap mismo ng kanilang anak. Amanda, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Pasensya ka na sa mga nagawa kong pagkakamali nung nakaraan. Sana naipakita ko na sa'yo na nagbago na ako at talagang willing akong bumawi sa inyo. Pero mas magagawa ko to kung mas makakasama kita habang buhay. Will you marry me, Amanda? Tanong ni Fidel kay Amanda. Ngunit hindi kaagad nakasagot si Amanda dahil mas una pang lumabas ang luha sa kanyang mga mata habang nakatakip naman ang dalawang kamay sa kanyang bibig. Yes, Tay! Si Alfonso na ang sumagot para sa kanyang ina at dali-dali namang inilabas ni Fidel ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Amanda. Napangiti si Fidel at napapailing na lang din si Amanda sa kapilyuhan ng kanilang anak. Yay! Magpapakasal na ang nanay at tatay ko! Sigaw ni Alfonso habang nagkayakap naman si Fidel at Amanda. Masaya nilang pinagmamasdan ng sayaw na si Alfonso kahit walang tugtog. Fidel, salamat ah. Tanging wika ni Amanda. Lahat gagawin ko para sa inyo, mahal ko. Sagot naman ni Fidel at hinalikan si Amanda sa labi. Mataas na ang sikat ng araw nang umahon na nga sa kanilang swimming time sila Fidel. Madaling nakatulog si Alfonso dahil sa sobrang pagod habang sina Fidel at Amanda ay nagsimula ng magplano sa kanilang kasal. Tanging hiling ni Amanda ay pasimpleng kasal lamang ang dapat na mangyari at umayo naman dito si Fidel. Lahat ay ibibigay niya para sa kapanatagan ng loob ni Amanda. Lunes ng umaga ay balik Maynila na nga si Fidel para sa mga obligasyon sa kumpanya habang si Alfonso ay pumasok sa eskwela. Nag-iisang umupo si Amanda sa veranda nang mapansin nito ang dalawang kotseng puti na pabalik-balik sa harapan ng kanilang bahay. May konting kaba sa kanyang puso ngunit tinatagan nga niya ang kanyang sarili. May pumapasok sa kanyang isip ngunit binabawi niya ito. Tanging dalangin niya na makauwi ng maaga si na Fidel, gayon din si Alfonso. Tumunog naman ang kanyang telepon at si Fidel ang nasa kabilang linya. Fidel, mabuti naman at napatawag ka. Wika ni Amanda na may pag-alala. Bakit mahal ko? Takang tanong ni Fidel. May dalawa kasing kotseng puti na pabalik-balik sa harap ng bahay natin eh, pero wala namang pumababa. Sumbong ni Amanda. Pagkarinig ng kotseng puti ay biglang kinabahan si Fidel dahil walang ibang kulay ng sasakyan na meron sila sa mansyon maliban sa puti. Hintayin mo ko dyan at huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Dadaanan ko si Alfonso sa paralan bago kami didiretso. Kalmadong pagkasabi ni Fidel, ngunit may pagmamadali ang boses nito. Pagkababa ng telepono ay bumalik nga si Amanda sa veranda at nakita nito ang isang lalaking naka-uniforme na bumaba ng sasakyan habang nagmamasid sa paligid na wala namang planong magtagal sa lugar. Bumalik ito sa kotse at muling pinaandar. Sigurado na si Amanda na ang bahay niya ang pakay ng dalawang kotseng puti. Pumasok na lamang si Amanda sa bahay at tumupo sa sofa, sa sala at doon hintayin ang pagdating ni Fidel. Mahigit isang oras pa ang tatakbuhin ng sasakyan ni Fidel bago makabalik ng San Martin. Bahala na, usal sa isip ni Amanda. Habang si Fidel ay halos palipa rin na ang sasakyan, makarating lang kaagad sa San Martin.
Kinakabahan ito sa sasakyang puti na sinasabi ni Amanda. Tinawagan niya ang kanyang ina upang masiguro kung ano ang nasa isip niya, subalit hindi ito sumasagot. Kilala niya ang kanyang ina. Habang si Amanda ay halos mag-isang oras ang nakaupo sa sala nang tumunog ang doorbell. Sigurado siyang hindi ito sina Fidel. "Ma'am, ikaw po ang hinahanap eh at gusto ka raw makausap," sabi nga ng kasambahay. Bumuntong hininga si Amanda at inutusan ng kasambahay na papasukin na nga lamang sa bahay ang naghahanap sa kanya. Sa isip ni Amanda, hindi pwedeng habang buhay silang magtatago ni Alfonso. Dali-dali itong pumunta sa kusina at uminom ng tubig at huminga ng malalim para pakalmayin ng sarili. Tama si Amanda, dahil si Doña Shelo nga ang naghahanap sa kanya dahil tanaw na nga niya ito mula sa kusina na nakatalikod sa kanyang direksyon. Kalmadong lumapit sa kanya si Amanda at pakunway binati ito. Sakto naman na dumating sa wakas si Fidel kasama si Alfonso. Nakita niya na poker face lamang ang kanyang ina. Kinakabahan nga silang lahat, si Fidel, si Amanda, maging si Alfonso. Kinakabahan din, tila nakakatakot kasi ang itsura ni Doña Shelo. "Ma, kumalma kayo, okay?" Ibang-iba sa mga iniisip mo kung ano man yan ang kung anong meron sa amin ni Amanda. "Kung yaman lang ang habol niya sa amin, hindi yun totoo." Biglang sabi pa nga ng lalaki, hindi pa man nagsasalita si Doña Shelo dahil kilala na nga niya ito. Dati pa, kapag nagkakaroon nga siya ng mga babaeng nalilink sa kanya, yun na lang lagi ang iniisip ng kanyang ina at pinaalalahanan siya. Nagmukha tuloy siyang defensive. "Ma, mahal na mahal ko si Amanda at may anak kami," sabi na nga ni Fidel sa matigas na boses. "Bakit, Fidel, ha?" Nagulat nga silang lahat sa tinura ni Doña Shelo. "Tumingin ito kay Amanda. Layuan mo ang anak ko. Hampas lupa. Hindi ka nababagay kay Fidel." Ito ang binitawang salita ni Doña Shelo na klaro sa pandinig ni Amanda. "Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo ang aking anak?" Muling baling ng Doña kay Amanda, sabay hablot ng bag mula sa kamay ng isang lalaking kasama nito at binuksan nito at kinuha ang limpak-limpak na pera sabay hagis sa mukha. Sa buong buhay ni Amanda, ngayon lamang siya nang nakakita ng ganitong karaming pera na nagkalat sa sahig. "Lumayas ka ngayon din at huwag ka nang magpapakita pa kay Fidel." "Ma!" Sigaw ni Fidel at dali-daling lumapit sa kanyang galit na inang Doña habang si Alfonso ay patakbong nilapitan ang umiiyak na inang si Amanda. "Ma, maawa ka. Hayaan mong patunayan ko sa inyo na mali ang iniisip mo, na iba si Amanda. Kung yaman lang natin ang habol niya, sana noon pa nang mabuntis ko siya, pero lumayo siya at binuhay niyang mag-isa si Alfonso. Ma, mahal na mahal ko si Amanda." "Huwag mo na akong litanyahan, Fidel, dahil alam ko na ang lahat bago pa man ako pumarito. Alam ko kung ano ang plano niyo. Walang-wala yan kumpara sa mga babaeng naghahabol sa'yo. Kung magpupumilit ka sa gusto mo, Fidel, ang lahat ng nasa iyo ngayon, kukunin ko. Wala akong iiwan sa'yo naman na kahit isang kusing." Pagsigaw na pagbabanta ni Doña Shelo. At dumating na ang araw na kinatatakutan ni Amanda. Kaya nilapitan niya si Fidel at nakiusap sa binata. "Sige na, Fidel, sundin mo na ang mama mo para hindi ka maghirap. Huwag mo na kaming alalahanin." Pakiusap ni Amanda habang puno ng luha ang mga mata. Ngunit biglang sumabat si Alfonso habang hawak ang kamay ng ina at ama. "Nay, please po, huwag mong ipamimigay si tatay sa atin siya dapat. Tayo ang dapat makasama ni tatay," sabi nga ni Alfonso, naluhaan na nga rin. At mas lalong humigpit ang hawak ni Fidel sa kamay ni Alfonso at inakbayan pa nga si Amanda. Hindi pa rin nagpatinag si Doña Shelo at buo pa rin ang desisyon na ilayo kay Fidel ang dalawa. "Fidel, isang malaking kahihiyan ang ginagawa mong yan. Pinalaki kita ng maayos tapos ito lang ang igaganti mo sa akin? Ipinagpalit mo kami sa kanila?" Galit na sigaw ni Doña Shelo.
Nang biglang, "Lola, huwag mong kukunin si tatay sa amin, please." Biglang pakiusap ni Alfonso sa nagmamakaawang boses. Natigilan tuloy si Doña Shelo dahil sa unang pagkakataon, may isang bata na tumawag sa kanya ng lola. Tinitigan nga lamang ng medyo matagal ni Doña Shelo ang bata. At makalipas nga ang ilang segundo, muling nagsalita si Alfonso. "Lola, dito na lang po si tatay sa amin, promise. Sasabihin ko po sa kanya na hindi maghingi ng pera sa inyo dahil kaya ko naman pong maghanap ng pera eh. Mamamalimos po ako araw-araw." Wika pa nga ng batang si Alfonso habang direktang nakatingin kay Doña Shelo. Muling natigilan ng matanda sa salitang binitawan ni Alfonso. Hindi alam ni Doña Shelo ang isasagot sa tinuran ng matalino, mabait na bata. Dahil ramdam nito ang parang malamig na yelo ang binuhos sa kanyang ulo mula sa langit. Biglang namula ang gilid ng mata ni Doña na parabang pigil na pigil ito sa pagpatak ng kanyang luha. Saglit parang nakita niya ang mukha ni Fidel noong bata pa kung may nilalambing na hingiin ito sa kanya. Lumambot ng tuluyan ng sobra-sobra ang puso ni Doña Shelo. Lalo na nang mas matitigan nga ang bilugang mata ni Fidel na kawangis naman ang mata ni Alfonso. Laking gulat na lamang ni Fidel at Amanda. Di kalayuan nang makitang nakayukod si Doña Shelo at niyakap si Alfonso. Gayun din ang bata na napayakap ang maliit na mga kamay nito sa kanyang lola. "Pag-iisipan ko, apo." Medyo malamig na turan nga ni Doña Shelo sa bata. Napangiti naman si Alfonso. Dahil nga nagulat, dali-dali muna itong humakbang patungo sa sasakyan hanggang lumisan na ang dalawang kotse at hindi pa rin mawari ni Amanda kung ano ba talaga ang naging reaksyon ni Doña Shelo. Pero nagpasalamat na rin naman sila dahil walang sinabi na kahit na anong masasakit na salita si Doña Shelo. Ang kinainis lang siguro nito ay dahil inilihim nga ni Fidel ang lahat. Sa kabila nga nun, binigyan nga ng pag-asa ni Fidel sina Amanda at Alfonso. Niyakap nga at hinalikan ni Fidel si Amanda at sinabing huwag mag-alala dahil this time talagang ipaglalaban na nga niya sila. Tahimik ang lahat habang nakaupo sa malapad na sofa sila Fidel, Amanda at Alfonso. Nang biglang tumunog ang telepono ni Fidel. Ang kanyang inang tumatawag. "Sagutin mo na ang tawag. Tawag po ni Lola yan, Tay." Pangungulit nga ni Alfonso at tumalima naman si Fidel. "Hello, Ma? Hihintayin kita sa mansyon, Fidel. Umuwi ka kung kailan mo gustong umuwi. Ikaw ang bahala kung gusto mong dalhin ang iyong magina." Mahina at kalmadong boses ng ina. "Opo, Ma." Masiglang sagot ni Fidel na may halong pag-asa. Dinig ni Amanda at Alfonso ang boses ni Doña Shelo. At sa pagkababa ng telepono, ang kanina'y maramdaming eksena ay napalitan ng tuwa't saya. At napatayo si Fidel at niyakap ng buong higpit ang kanyang magina. Sabi pa nga ni Fidel, "Sorry mahal ko, kung naging ganun ang reaksyon ni Mama, wala kang dapat hingi ng sorry. Naintindihan ko ang mga nangyari kanina at napaghandaan ko na yun ng matagal. Salamat mahal." Sabay halik ni Fidel sa kamay ni Amanda. Kinabukasan nga ay kagaya ng mga nakasanayang araw ay abala sa pag-ayos si Amanda para sa pangangailangan ng kanyang magama. Mga kailangan ni Fidel sa opisina at baon ni Alfonso sa eskwela. Balik normal ang kanilang pamilya na parang walang nangyari kahapon. Makalipas ang isang buwan, papalapit na ang wedding anniversary ng mga magulang ni Fidel. Imbitado ang lahat ng kanilang mga empleyado, mga kakilala sa main office ng kanilang kumpanya sa Maynila. "Ito na siguro ang panahon para iharap ko sa publiko ang aking pamilya," usal sa isip ni Fidel. "Bahala na," sabi pa nga nito kahit na may pag-aalala siya. Ang mahalaga sa ngayon, hindi galit ang kanyang ina maliban lamang sa panlalamig nito dahil nga sa pagsisinungaling niya, pati na rin sa pagtatago ng matagal sa apo
na matagal na nga niyang inaasam-asam. Natigil nga sa pag-iisip si Fidel nang biglang, "Sir, ilalabas ko na ba ang send memo ni Doña Shelo sa mga empleyado?" tanong ng sekretarya. "Anong memo?" takang tanong nga ni Fidel. "Itong compulsory white gown sa babae at black tuxedo para sa mga lalaki na dadalo sa wedding anniversary ng mama at papa mo," sagot ng sekretarya. Napakunot noo si Fidel. "Bakit all white?" nagtatakang tanong ulit nito. Nag-iisip man ngunit walang magawa si Fidel, kundi sundin kung ano ang nakasaad sa company memo. Sa mga sandaling yon, tumawag naman ang personal aide ng kanyang ina. "Sir, good afternoon po. Pinasasabi po ng mama ninyo na a day before sa wedding anniversary, kailangan na sa Maynila na po kayo at huwag na po kayong bibili pa ng mga damit na isusuot dahil ready na po ang lahat para sa inyong tatlo. May aasikaso na po sa inyo." Mabilis sa pagkasabi ng babae sa kabilang linya na naiintindihan naman ito ni Fidel. Nakangiti ito at nagpasalamat pa rin si Fidel dahil kasali pa rin ito sa mga plano ng kanyang ina. Gayon din sina Alfonso at Amanda, kahit nanlalamig ang pakikitungo ng Donya sa kanya. Hindi na ito bago kay Fidel, dahil ganyan talaga ang kanyang ina pagdating sa mga okasyon. Hindi na ito nag-iisip pa sa kanyang susuotin dahil inihahanda na ito ni Donya Shelo. Kaagad niya naman itong ibinalita sa kanyang mag-ina. Napaghalataan ni Fidel na bakas sa mukha ni Amanda ang pag-alala pagdating sa araw na iyon. Subalit dali-daling pinawi yun ni Fidel sa utak ni Amanda. At nagkaroon nga lang sila ng sweet moments together. "Huwag ka nang mag-alala, mahal ko, dahil magiging maayos ang lahat," kumbinsi sa kanya ni Fidel at tumango naman si Amanda habang si Alfonso ay sumabat na rin sa usapan. "Nay, huwag ka pong matakot dahil nandito kami ni tatay. Magtatanggol sa'yo," paniniguro ni Alfonso sa ina. Bata pa man, nakitaan na ni Fidel si Alfonso ng labis na pagmamahal sa kanyang nanay. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Amanda. Ito ay ang pakikihalubilo sa mga pamilya at kaibigan ni Fidel. Ramdam ni Amanda ang paninliliit sa kanyang sarili dahil sa malaking agwat ng antas ang pamumuhay nila ni Fidel. Langit at lupa ang pagitan nilang dalawa, subalit lahat ay gagawin niya nang maayos para sa kanyang anak na si Alfonso at sa mahal niyang si Fidel. Kung nagawa siyang ipaglaban ng mga to, kailangan din matutong siyang ipaglaban ng dalawang lalaking to sa buhay niya. Sa hotel sa Manila, dinala ni Fidel ang kanyang mag-ina sa hotel kung saan idadaos ang wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Bukas na ito, magaganap kaya todo handa sila sa kanilang isusuot na damit. Naging maayos naman dahil may nag-aasikaso sa kanila mula sa damit hanggang sa pag-aayos na sa sarili. Make-up at accessories. Laking gulat na lamang ni Fidel dahil ang mga paboritong alahas ng kanyang ina ay siyang ipapagamit nito kay Amanda. Lumukso sa tuwa ang puso ni Fidel dahil minsan nang sinabi ng kanyang inang si Doña Shelo na ang tanging babaeng mamahalin niya lang ang makakasuot ng alahas na iyon. Napaluha sa tuwa si Fidel. Ngunit itinago niya ito kay Alfonso at Amanda na busy na rin sa kanilang pag-aayos. Habang nagbibihis, ay inayusan si Amanda. Pabalik-balik na ang tingin ni Fidel dahil unti-unti nang lumitaw ang ganda ni Amanda. Lalo itong gumanda. May lumapit naman kay Fidel na isang coordinator ng event. "Sir, tapos na po ba kayong magbihis?" tanong nito sa binata. "Oo," sagot naman ni Fidel. "Sige po, sir. Una ko na po kayong ihatid sa venue," sabi nito sa kanya habang itinuturo ang daan. Parang nag-aalangan si Fidel dahil na maiiwan pa na inaayusan si Amanda. "Sige na, mauna na kayo doon, Alfonso," sabi naman ni Amanda. Pagkasabi nito ay tumalima si Fidel. Lumingon pa ito sa kanya bago umalis at hinalikan siya sa noo. Mga kalahating oras pa bago natapos ang pag-aayos kay Amanda at naghahanda na rin ito para tutungo sa venue habang nakaalalay sa kanya ang apat na babaeng naka-assign para sa kanya. Malapit na si Amanda sa venue na pawang handa na ang lahat sa dadaluhan.
Nasa loob na sina Fidel at Alfonso, malapit sa magarbong entablado kasama ang kanyang mga magulang. Namangha si Fidel sa ganda ng pagkaayos sa lugar na napalumutian ng halos puting mga bulaklak ang paligid ng venue na para bang may ikakasal. Oo nga, wedding anniversary ito ng kanyang magulang, habang si Amanda naman ay nasa bungad na ng dalawang malaking pinto. Iniisip nito na para bang may ikakasal dahil lahat ay nakasuot ng puting gown ang iilang mga babae ngunit naiiba sa kanila ang kanyang suot. May ilang kababaihan at kalalakihan din na nag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng iba pang mga guest. Bago pa man bumukas ang pinto, isa pang babae ang patakbong tinungo ang kinatatayuan ni Amanda at pinahawakan nga ito ng puting bouquet. Nagulat si Amanda dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bulaklak nang biglang bumukas ang dalawang pinto para sa kanya at klarong narinig ang announcement ng MC. Ladies and gentlemen, let us all stand and witness the Grand Bridal March. Hindi makapaniwala si Amanda sa narinig na para siyang himatayin. Gayon din si Fidel habang nasa harap ng entablado. Nagsimula na ring bumukas ang mga ilaw na mas lalong nagpatingkad sa ganda ng lugar, gayon din ang mga malalaking LED monitor kung saan pabalik-balik na lumalabas sa screen ang mukha ni Fidel at Amanda. Mabilis na naintindihan ni Fidel ang mangyayari. Umiyak na lamang ito at niyakap ang kanyang ina at tama, gayon din sa Alfonso. Tay, kasal po ba pala ninyo ngayon ni nanay? Inosenteng tanong ni Alfonso at si Donya Shelo ang sumagot. Oo, apo. Kasal ngayon ng nanay at tatay mo. Mahinang sagot ng Donya habang nagsisimula ng bridal march. Pumaibabaw na rin ang makatindig balahibong boses ng singer habang inaawit ang Beautiful in White. Hindi na halos makita ni Amanda ang nilalakarang red carpet dahil puno na ng pinipigil na luha ang kanyang mga mata. Ngunit bumagsak din ito kalaunan nang makitang umiiyak din si Fidel na naghihintay sa kanya. Gayon din si Alfonso na hawak ng kanyang lolo at lola. Sinalubong siya ni Fidel at nagpalakpakan ng mga tao nang mahawakan nito ang kamay ni Amanda at sabay na tinungo ang harap ng entablado kung saan nakapwesto na ang magkakasal sa kanilang dalawa. Hindi na halos mapigil ni Amanda ang pagpatak ng kanyang luha, kaya pinahid ito ni Fidel at nagbiro. Mamaya na tayo iiyak, mahal. Pagkatapos ng kasal, baka masira ang makeup mo. Mahinang wika nito kay Amanda habang dahan-dahang pinapahid ang luha nito sa mata. Buti na lang waterproof ang makeup ni Amanda at hindi ito nagkalat sa kanyang mukha kahit pabasang-basa ng luha. Tahimik na ang lahat ng sinimula ng wedding ceremony na akala ng lahat ay wedding anniversary lang. Isang buwan itong pinlano ni na Doña Shelo at Don Alfonso. Ilan lamang sa mga malalapit na kaibigan ang nakakaalam na kasama ng Doña sa pagplano. Simula na naman ang palakpakan ng nasa Kiss the Bride na at nakiingay na rin ang mga bisita. Pati na rin si na Doña Shelo, Don Alfonso habang karga si Alfonso. Kakargahin kita para makita mo ang Kiss the Bride ng nanay at tatay mo. Huwika pa nga ni Don Alfonso sa apo. Simula sa araw na to, isa na kayong mag-asawa sa mata ng Diyos at publiko. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Pagtatapos na deklarasyon sa kasal nila Fidel at Amanda, marahang binuksan ni Fidel ang belo ni Amanda at hinalikan nito ng ubod ng tamis at muling nagpalakpakan ang mga taong saksi sa kanilang sorpresang pag-iisang dibdib. Masayang nagsipaghanda ang lahat para sa kainan sa mga pagkaing nakahanda na sa kani-kanilang mesa. Masaya ang lahat dahil marami din sa kanilang nasorpresa habang si Amanda at Fidel at isa-isang nag-iistima sa kanilang mga bisita. Nilapitan sila ni Doña Shelo at Don Alfonso. Niyakap ni Doña Shelo si Amanda at humingi ng tawad sa malamig na pakikitungo nung una nga silang muling magkita. Welcome to the family! Masiglang wika naman ni Don Alfonso habang yakap naman si Amanda. Congrats, son! You have chosen a good wife!
Mahinang sabi ni Don Alfonso kay Fidel. Your mom hired a very good investigator and we all found out the truth. Ang pagpunta ng mama mo sa bahay ninyo sa San Martin ay para sukatin lamang ang katatagan nyo. And your mom succeeds in her mission. And you too also pass from your mom's test. Pag-amin sa kanila ni Don Alfonso. Congratulations to both of you. Masayang wika ni Don Alfonso. And congratulations also to Alfonso Mayapo. Sinabi ito ni Doña Shelo habang yakap ang apo. Masaya ang lahat sa double celebration ng gabing yun na senyales ng bagong buhay ni na Amanda at Alfonso kasama si Fidel. Makaraan lang ng ilang buwang kasal, biniyayaan pa nga sila ng isa pang anak. Masaya si Alfonso dahil sa wakas ay natupad na ang kanyang matagal nang hinihinging kapatid. Masaya rin ang mga magulang ni Fidel dahil natupad din ang mga hinihiling nilang apo sa anak. Ngayon ay walang mapagsidla ng kanilang kasiyahan. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Fidel at Amanda. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Lydia Bacus, Nesbeth Hanaban, Ligaya Carillo, Renz Fernandez, Mary Jane Tamayo, Akira Winnie, Danish Alcaraz, Mescaliad of Hideout Travel Tours and Transport PH, Janice Marukin, Beth Sardina, Antanaka, Nelia Moreno, Janet Kayanan, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.